call tour ng hospital. Hi, good morning. Say hello to Dr. Sara. Dating po wala na. 2 hours na si baby dyan kasi dalawang procedure. Nakapula na. Sumasabay po sa paglaki niya. Sumasabay po sa paglaki niya. Kapag lumalaki po siya, lalo ko po siya lumalaki. Ayun po, kailangan po talaga ma-MRI. Ako po ay byuda. Lalo po yung anak ko. Namatay po yung asawa ko noong 2019. Sa dengue po. Po, matulungan po. Matulungan niyo po kami ng anak ko. Hi guys! So ngayon, welcome back to my channel. So ngayon, papunta tayo ngayon sa hospital natin sa Calcutta. Kasi ito yung third episode natin today ng Kaliwag Care. So ngayon, yung tutulungan natin ngayon is baby siya. Siguro girl. And baby girl siya. And meron siyang bukol sa likod. And kailangan ng baby pa MRI. So yun yung hinihiling nilang gawin natin is magpa-MRI siya. And buti, meron tayong MRI sa hospital. So, yun yung itutulong natin sa kanya. Papa-MRI natin yung baby. So, ayun. Ngayon papunta tayo doon. And nandun na sila actually kanina pang mga 8:30 para doon sa creatinine niya. Ngayon, 10 a.m. meron tayong meeting kay doctor niya. And then, siguro ngayon na rin siya may MRI. So, balikan ko kayo later. Nakikita nyo na yung may Jollibee, Chowking, KFC. Ito na tayo niya. Ayun na. Yun dun. Let's go! We're here! Guys, sorry hindi ko pa kayo nabibigyan talaga ng super full tour ng hospital. Pero for sure, pagka wala na talagang COVID and free na, dun tayo mag-tour. Yung checking, quick check for, you know, COVID-related stuff. We're here at the hospital and I'm with Tito Russell. Hi, good morning. Papunta na tayo kay Doktora para pa, ano ba yung? For the clearance. Yeah, for the baby. Kasi kailangan ng clearance to get MRI for dun sa kay baby. And then, kailangan din ng creatinine result before mag-release ng clearance yung doctor. So, they were here kanina pang 8:30. Yeah. So, kinuhanan ng dugo si baby. So, pakilala ko sa inyo mamaya pag once we get inside the medical arts. Yeah. And we have the result na for her creatinine. That's why we're ready na for her clearance kay Doktora. Yeah, okay. Balikan ko kayo later. Pa-schedule na natin sila sa MRI and siguro within the week naman yon. Interviewin lang natin konti si mommy and si baby para malaman natin yung buong story. Hi, ma'am. Ang ganda naman ng face shield. Ayan, interview na tayo. Mabilis lang po, no? Ano po, paano po nag-ano yung baby? Ano po, paano niyo po nakita yun? Pagkapanganak po agad yun? Opo, magkakamak po. Meron po siya po lang sa loob. Pero may bukol na po noon or wala ka? Wala lang po. Mapula lang po siya. Tapos, kailan niyo po napansin na talagang... Lumalaki po siya. Pero wala naman po siya nararamdaman na sakit o ano man po. Wala po. Talagang normal pa rin po siya. Normal lang po. Lumalaki lang yung bukol. As lumalaki siya. Baby, ikaw, masakit ba? Masakit ba? Okay, masakit.
na po. Naiya po sa anak. Titingnan natin yung likod mo, okay lang? Makita natin. Kung bukol ni baby. Ano po yan? May mga sugat po ba siya? Ako, sugat po yan. Kasi natamaan po niya. So, ayan guys. So, parang habang pag lumalaki si baby, mas dati po, sumasabay. Dati po, maano lang siya, no? Ito lang. Tapos nagkaroon na nito. Ayan guys. Yung ano natin. So, kaya kailangan ni baby ng MRI. Dito guys. Kasi dapat may schedule ngayon ng MRI. Kailangan ng anesthesiologist. Kasi pag na-MRI ka, dapat nakatulog yung baby, bawal malikot, di ba? Parang ganun yata siya. So, ipapaschedule natin siya this week. Babalikan namin kayo. So, expect nyo na na matatapos itong video today and then balikan ko kayo in a few days. So, ayan, babalik din sila mommy and si Bianca dito. So, yun, balikan ko kayo guys later. And yung sinabi ng schedule, sabi ng radiologist, 6 a.m. daw yung kailangan, or 7 a.m. na nandito sila baby kasi magpa-fasting si baby. So, hindi siya kakain na, lusog-lusog pa naman niya. So, dapat kinagabihan pa lang. Usually, 8 hours siguro yun, no? Depende. 8 to 10. 8 to 10 hours siyang magpa-fasting. So, itutulog lang niya yan. And then, yun, balikan namin kayo in a few days. Hi, Bambi! So, ito, on the way tayo ngayon sa hospital kasi nakaschedule na for MRI si baby. So, ayan, puntahan na natin siya. And, yeah, let's go. Ayan, nandito na tayo guys sa hospital. And, malapit na na MRI si baby.2 hours na si baby dyan. Kasi dalawang procedure yung gagawin sa kanya. So, yun. Nandito pa rin tayo sa waiting area yung pag-MRI kay baby. And then, after interview natin yung mommy niya. Sa totoo lang po, nadadaming pagdadaanan pa ni baby. Mahaba pa pong proseso niyan to. Sa mga gusto pong tumulong kay baby, ilalagay po namin yung contact number ni mommy dito sa gusto pong tumulong. Kasi marami pa pong pagdadaanan niyan yung baby. Kasi ngayon, ang hindi lang po nila sa atin is makapagpa-MRI yung baby. Actually, last March 2019 pa po yun, di ba? Doon po. Nung napacheck up lang nila. Yun nga lang kasi walang budget sila, mami. Kaya nung mga panahon na malaki yung bukol niya, wala talaga silang magawa. Hindi nila magawa ng paraan. Kaya lang, nung nagkasugat si baby dun sa bukol niya, doon lang po niyo pinatignan, di ba? Kasi masasaktan po siguro yung baby niyo noon or ano. So, sa mga gusto kong tumulong, ulitin ko lang po, lalagay ko yung contact dito ni mommy. Ito ng tulong. Sa marami po. Para po sa aking anak na mautira po. Dito po sa likod. Hindi po kong tulong para po maanong na po yung aking anak. Ano po masasabi doon sa mga pareho niyo pong nasa sitwasyon ngayon? Mahirap po, lalo na po ako, single ma'am. Nahirapan po ako talaga. At saka po iniisip ko kung mga anak ko kung paano ko po lumalaking maayos. Sana po matulungan niyo po ang aking anak. So ito
naka-uwi na tayo and all. So, if gusto nyo tulungan si Mommy and si Baby Bianca, ipopost ko ulit yung GCash nila dito. Kasi alam natin, after ng MRI, marami pang proseso, marami pang pagdadaanan si Baby. So, if gusto nyo tumulong kahit magkano, I'm not obligating you, if kaya nyo lang, kahit magkano pa yan, ma-appreciate nila. So, ito yung GCash nila. So, yun guys. Sana, supportahan nyo pa yung next episode natin sa Kaluwag Cares and I hope may natutunan kayo and kahit papano nakatulong na rin kayo sa video na to. And alam nyo yan, by not skipping the ads, nakakatulong na rin kayo sa kanila. So, you don't have to give naman. Basta kaling lang sa puso nyo kahit magkano pa yan kung kaya nyo. If not, okay lang din. Pagdasal lang natin sila, malaking bagay na yan. So, yun guys. Thank you guys for watching. Don't forget to like, subscribe, and hit the bell to get notifications if I post another video. Thank you guys for watching and see you in my next video. Bye-bye!